Kada araw po, design natin yung steel section with bending, ano po, yung column. Alam ko, marami naghihintay sa inyo, no? Last time, ginawa ko rito is actually loaded lang, wala tayong bending. But pinangako natin, gagawa tayo ng isang video, lalagyan natin ng bending. Makikita natin dito, ginamit ko pa rin yung data do sa dati nating calculation ng actually loaded. But this time, dinagdagan natin ng earthquake. Meron tayong earthquake load. Ito po, no? Makikita natin dito, yung 352 tsaka yung 120, ito yung data na ginamit natin doon sa previous video na sinasabi ko sa inyo. Ilagyan natin ng earthquake load ito, 55 kilonewton. Ngayon, meron tayong dalawang moment, M1 at saka M2. Ang maganda dito sa video na ipipresent ko sa inyo, magpapakita tayo ng load combination galing sa code. Ito po, no? Load combination. Meron tayong tatlong selection. Yung 1.4, 352. Yung 352 yon, nakita nyo rito, yung dead load. Second option is 1.2, dead load, plus 1.6, live load. Yung pangatlo, 1.2, dead load, plus 1 multiplied by earthquake load, plus 0.5, live load. Ito yung tatlong combination na sinasabi ko. At nilagyan ko ng mga values, pinasok natin dito, based doon sa requirement ng code. Load combination, pinapakita niya na ito yung combination na ideal na i-adapt natin dahil siya yung pinakamalaki. Yung una, 492 lang. And then yung second one is 614. Yung pangatlo, yung word earthquake, 537. Pinapakita niya rito na govern itong pangalawa. Ano po, yung pangalawang load combination. Yun yung gagamitin nating loadings. Yan ang ultimate load natin, yung P ultimate. And then makikita nyo rito, sabi ko, figure, yung drawing, ano, may drawing tayo with end condition. Ito importante, no? Every time gagawa tayo, mag-analyze tayo ng structure. Natural, yung mga loadings na yan, tatanungin nyo sa akin, galing yan sa structural analysis. Kung kayo nag-model, kunyari, sa STAAD, bibigyan kayo ng mga values. Ang pinipresent natin dito, isa-size na natin yung member, pamimili tayo sa table, base dito sa loadings na ipinresent sa atin yung STAAD, kung sa STAAD din yung ginawa yung analysis. Ito yung mga values na yon. Kinuha natin yung ideal o yung maximum result based sa load combination na sinasabi natin na galing sa code, lumabas ito nga yung pinakamalaki, 614, nag-govern yung pangalawa. Apply natin yung height na 9 meters, ito pa rin yung dating ginamit ko, naalala ninyo. No? But dito makikita nyo ang end condition, both ends. Sabi ko noon, nakapin tayo dati, kaya wala tayong bending. But this time, ipinix natin, nakapix siya. Nakapix sa bottom, nakapix sa top. Kaya nagproduce siya ng moment. May moment sa baba, meron ding moment doon sa top. Nangyari rito, pinakita ko sa inyo, ang moment sa bottom at sa top is pareho. 96 kilonewton meter, yun. 96 kilonewton meter. Meron tayong dalawang moment. Yung sa gitna, 64 kilonewton meter. Mas malaki yung end moment. Ngayon, ito procedures. Ano po? Sabi ko rito, design procedures. Hindi mahirap mag-design ng steel section. Mas komplikado ang konkreto. Kasi dito, isi-check mo siya sa axial, and then pag nag-satisfy yung requirement, check mo naman siya sa bending. Ang una natin gagawin, mamimili tayo ng trial section. Dito naglagay ako, namili muna ako, no? W360 by 57.8. Ito yung wide plans na napili natin, gagamitin natin. Investigate natin kung ipapasa niya base sa requirements. Base dito sa P-Ultimate, itong 614. FA, yung small letter F, stands for actual stress. Ano po? Actual stress. P-Ultimate, yun. Yung 614, substitute natin, divide natin ang area. Sa natin yung nakuha yung area, ito yung ito yung cross-sectional area nung napili natin na section, yung W360 by 57.8. Pasok natin dito. Makukuha natin actual stress, 84.92 megapascal. Yung susunod naman, check natin yung bending. Number 2, bending. Yung property na napili natin, ang moment of inertia niya along x-axis is 160 times 10 to the 6. Ingat kayo sa pag-pickup, ano? Kasi ang ini-investigate natin yung bending along x-axis ng section. Kaya kukunin natin yung IX. Kaya nilagay ko rito, actual bending along x-direction
equals M1 multiplied by C divided by I. Yung M1, ano yung 96? Yan yung pinili ko kanina kasi siya yung mas malaki. Maliit yung isa. Kaya in-adapt natin yung mas malaki, yung 96. Where, ayun yung siya, no? Where C equals, ito yung value ng C. Substitute natin yung E. Ito naman yung modulus of elasticity, 200,000 divided by Fy. Ang ginamit natin value ng Fy o strength ng steel is 248 MPa. Ano? Hindi ko naisulat, ano? Pero ang ginamit nating Fy is 248 MPa. Ito yung ginamit nating specification ng bakal na dinidesign natin. So, C equals 126.1. So, ngayon ang senaryo. Once na makuha ninyo yung C, kasi meron tayong dito actual stress, ano? Pinakita natin. Kailangan nating substitute dito para makuha natin yung actual bending stress along X direction. Itong 126.1, lagay natin dito. Ayun yun. Sinubstitute ko rito. Para makuha natin yung actual bending stress. Sabi ko rito, check slenderness. Pagka sa compression, importante, check natin yung relation niya doon sa height ng vertical element. Ito yung formula, KL over R. In this condition, dahil both ends are fixed, fixed sa baba, fixed sa taas, ang factor is 0.5. Ang gagamitin natin, yun yung value ng K. Multiplied by 9,000, ito yung height ng vertical element. Divide by 149, ito yung pinakita ko kanina. Radius of duration along x-axis 149. Answer nito is 30.20. Sabi ko rito, less than C. No? Yung C natin is 126. Yung value ng KL over R is 30.20. Kasi importante yung malaman natin dito, ma-derive natin, ano ba yung allowable stress? Ano po? Yung allowable axial stress. Makukuha natin yon. Once na mas ma-prove natin na kung alin sa dalawa ang mas malaki, yung value ng C or yung value ng KL over R, dahil chinek natin siya sa slenderness. Kung ang lumabas, KL over R is greater than C, ito yung formula. Sinulat ko ito, ano, maliit, ano po? FA equals 12 pi square E divided by FY. But in this example, lumitaw na yung 30.20 is less than C kasi yung C natin is 126.1. Therefore, use value of FA as ito, itong formula na to. Where FS, yung factor of safety equals, ito yung formula, no? 5 over 3 plus 3 multiplied by quantity L over R. Actually, may K yan. Hindi ko na lang nailagay, no? Kukunin na lang natin yung value na 30.20, substitute natin dito. And then divide by 8C. Ano yung C? Yun, yung 126.1 minus L over R cube or KL over R cube. Ito ulit, ano? Yung 30.2 cube natin divide by 8C cube. Itong value ng C. Ito, 126.1 cube multiplied by 8. Factor of safety, ang value niya is 1.75. Ito yung hinihingi niyang factor of safety na isasubstitute natin dun sa formula para ma-derive natin yung value ng allowable axial stress. Ano po? FA equals 137.65 greater than actual stress or axial stress. Ito yung actual na kinumpute natin kanina, 84.92. Therefore, okay yung ating size. Ano po? Okay siya. Dahil mas malaki yung allowable sa actual. But ito yung condition. Sabi niya rito, check combined axial plus bending. Merong ganitong formula ang AISC. Kailangan natin i-check yung magkasama, no? Combination ng axial plus yung bending. Meron siyang condition. Actual stress divided by allowable stress is greater than 0.15, merong formula. Malalaman natin. Pakikita ko sa inyo sa susunod. Ano po? Yung isa naman, F actual stress divided by allowable stress is less than 0.15, meron din corresponding formula. Yun ay pakikita ko sa inyo. So, ito tuloy natin. Ano? Sabi ko, it should satisfy the following combined ratio. I-highlight natin. Ano?
May dalawang condition, sabi niya rito, ito yung value. Yan yung dalawang condition. When F or actual stress divided by allowable stress is less than 0.15, ito gagamitin natin sa pag-check kung safe yung ating section. Ano po? But, gagamitin naman natin to when F over A or actual stress divided by allowable stress greater than 0.15. Ito naman yung gagamitin natin. Kailangan nating makuha muna itong value ng CM at saka yung FE. FE prime. Ano po? Ito ang formula ng FE prime. Lagay din natin. No? Tandaan lang po natin lahat itong mga formula na ito. No? Substitute natin yung value nito. Once na makuha nyo ito, substitute nyo ron. Kasi lumilitaw sa atin na itong value na ito ang gagamitin natin dahil yung F over A, actual stress divided by allowable stress is greater than 0.15. Ito yung lumalabas sa calculation natin kanina. Kaya ito yung gagamitin natin. Ito yung gagamitin natin. Itong isa hindi natin gagamitin. Dito natin kailangan i-check, masatisfy niya itong condition na ito para masabi natin stable yung section na pili natin. So, sa-substitute natin yon. Meron pa isang condition. Ito rin, ano? Meron pa rito, ano? Check natin dyan. But lumitaw sa akin, ito yung gagamitin. Gagamitin natin. Ginamit ko siya where, sabi ko, CM, ano yung CM? Ito, ano? 0.6 minus 0.4 multiply by ratio of M1 and M2. Ano yung M1? Ayun, yung M1 divide by M2. Actually, nagkapalit dito. Ano? Ang dapat ang nasa taas, yung maliit na value. Yung 64 ang dapat napunta rito. Palitin natin, ano? M2 dito. M2 divide by M1. For CM, value ng CM is 0.33. Ilalagay natin dito, substitute natin. Lumabas ito, pagka sinubstitute natin yung mga values na yan, itong FE at saka yung CM, saka yan, FB, alam na natin ito. Yung calculation kanina, pati yung actual, pati yung allowable. Ayan, nilagay ko rito, no? Yung actual stress, ayun, yung 84.92. Nagawa natin kanina yan. Inilagay ko na lang doon. Then, yung allowable stress is 137.65. And then, substitute natin yung CM. Ito nga, yung sinasabi ko, 0.33 multiplied by actual bending. Ang lumabas na answer nito, pag ito nilipat ko rito, sinubstitute natin lahat. Ito yung answer. 0.797 less than 1, meaning yung section na pili natin na W360 by 57.8 is, sabi ko rito, is adequate. Kung sakaling hindi nangyari yung ganito, ang lumabas is yung value nito, once na i-substitute natin yung mga information na kinumpute natin, is more than 1, ang gagawin natin, hanap tayo ng mas malaking section. Ganun lang po ang gagawin natin. Yun po, sana nagustuhan ninyo yung topic natin. At try natin makagawa pa uli ng isa pang example for steel design. Thank you for watching. God bless.